Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang katastaasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo,
marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinilaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan kayong napamahal sa amin. Tiyak na tatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumuwan at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman. Samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Tayo'y may iisang Ama at Guru na tiisa, si Kristo na anak niya. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalapara nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinasalo po natin ang isa't isa sa maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Saan man po kayo nanggaling, malayo man o malapit, paano man po kayo naaabot ng misa natin dito sa Quiapo, tinitipon po natin ang ating mga panalangin at mga petisyon. Ilapag natin ito sa kanyang dambana bilang iisang pithaya ng iisang sambayan ng pinagbubuklod ng iisang binyag at pananampalataya, iisang puso at iisang diwa. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng Kristiyano, nasa 31 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ibig sabihin, 3 linggo na lang, Christ the King na. Sunod, Advent na. Tapos, Simbang Gabi na. Tapos, Pasko na. Si San Mateo po ngayon ang tagapaghatid sa atin ng mabuting balita. Nakafocus po ito noon sa kanilang community, kaya may mga pilakterya at mga palawit siyang binabanggit. Ang pilakterya po ay ang maliit na leather box na isinusuot nila sa kanilang noo at sa pulso. Bilang paalala, nakapaloob po doon ang 4 na mahahalagang sitas sa banal na kasulatan. Ang mga palawit o tassels naman ay paalala rin sa kanila ng mga kautusan ng Diyos. Yun nga lang, agaw atensyon ang mga ito, lalo't nilakihan pa at hinabaan ang kanilang size kaysa sa karaniwan. Agaw atensyon nga, at dahil nga ito ay agaw atensyon, hindi ito nakaligtas sa matalas na mga mata ng mahal na poong Jesus Nazareno. Malakas sa halataan ang ating Panginoong Jesus. Siya na may matiim na atensyon sa mga detalye. Napapansin niya ang mga ito sa mga eksena at sitwasyon kung saan siya naroroon. Napapansin niya, nakikita niya ang kulay
ang tunog na ririnig niya at ang galawan. Ang mga ito rin ang ginagamit po niyang metaphor sa kaniyang mga talinghaga. At sa case natin ngayon, ginawa niya itong halimbawa para iuwi ang napakahalagang punto at ilapat ang kanilang mensahe sa buhay ng mga nakikinig sa kanya. Maliit na detalye, hindi na halos natin mapansin, pero dito po niya tayo hinihikayat na mag-focus sa kababaan ng ating pagpapakumbaba, sa kaunti nating maibibigay, sa munti nating mga sakripisyo, at sa pag-aalalaman lamang natin para sa kapakanan ng iba. Kung nakikita ng mahal na po ang Jesus Nazareno ang mga naroon, napupuna rin po niya ang mga wala roon, ang kawalan ng mga nabanggit na natin sa mga eskrib at pariseyo. Ang sabi po niya, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong. Ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong. Sa ganang atin, mga kapatid, napakadali pong i-project sa kanya ang galit natin sa mga boss at superiors natin. Lalo na po kung may authority hang-ups tayo o authority issues. Isinasangkala natin siya at ikinakatwirang si Jesus nga eh, nakipag-argue sa mga scribes and Pharisees. Ako pa kaya? We miss the point. Pag ganito po ang ating attitude, sumasala tayo. Irreverence din po iyan sa ating mahal na po ang Jesus Nazareno. Ang irreverence po ay kawalang pakundangan sa kanya. Siya na ibinigay din sa mga scribes and Pharisees ang nararapat para sa kanila. Tandaan po nating bago siya nagbiling huwag tularan ng kanilang ginagawa, sinabi po muna niyang gawin ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Pagkilala po niya ito sa kanilang otoridad bilang mga kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan. Hindi po niya sila dinisrespect. At kung inyong maalala, hindi rin po niya kinundina ang kanilang pagiging mapagpaimbabaw o superficiality. Kinahabagan po niya ito. Ang sabi po niya, kaawa-awa kayo, mga eskrib at pariseyo. Ito po ang isa sa napakaliliit na detalye sa karakter ni Jesus na hindi natin lagi naiha-highlight. Kasi nga, maliit na detalye. Napaka-subtle na kapahayagan ng kanyang kahinahunan at kapakumbabaan. Mga katangiang kaya niya na ituturo ay dahil isinasabuhay niya. Na isa sa buhay niya dahil ganun siya. Hindi niya kailangang magpanggap o umakto beyond his natural tendencies. Bagamat siya man ay produkto rin ng kanyang panahon, lipunan at kultura, hindi siya determined o itinakda ng kanyang panahon, lipunan at kultura. Siya na may balansing pagkatao. Sa pagpapatuloy po natin sa ating pananalangin, minamahal kong mga kapatid, ma-discover din nawa natin sa ating sarili ang pinakamaliliit na detalye kung saan nagtatrabaho
ang grasya ng Diyos para tulungan tayong magpakabanal. Dito rin natin kinakailangang higit na magbantay kung saan tayo inaabangan naman ng evil one. Kung ang devil is in the detail, doon po natin hayaang manahan ang presensya ng Espiritu Santo sa mga maliliit na aspeto ng ating buhay. Para gaya ng mahal na poong Jesus Nazareno, mabalanse rin po natin ang ating pagkatao. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin, sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taus-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, pati na rin ang mga namatay at pinatay, dulot ng giyera ng Israel at Hamas, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ikaw ang huwara ng aming pagmamahal at paglilingkod.
Tulungan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong kagandahang loob sa aming kapwa na walang hinihintay na kapalit. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpalak. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Tipan po tayo sa Diyos na kahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid upang ang inyong nakayanan at ang aming inihahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa't maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang ipinagdarasal namin ngayon. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw at mga biktima ng giyera at karahasan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Itinuring po tayo ng mahal na poong Jesus Nazarenong hindi na iba sa kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang kanyang ama na atin ding ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo't maghangad.
ng kapayapaan sa isa't isa araw-araw. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay papalad nating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikay naroon, tumali.
dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus E. Madrid Jr. na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth E. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Pangbundok, Quezon City na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beatario Street, Intramuros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego at nakatira sa 146 Paco, Ubando, Bulacan na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadyakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Cura Paroko, Reverend Father Rufino Sescom Jr. Maaaring magpag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sina Reverend Jess at Brother EJ. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pinto ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang po sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipagdasal po natin ang ating mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa'yo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo na ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga idinadalangin, pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.